Hello guys, muli si Parang Kahoy, dating si Parang The Boy. Ito nga pala tayo at muling naglalakbay. Ngayon guys is napakalamig na. Magkakalahatian pa lang ng Oktobre, October 10. So, taglagas na dito sa aming lugar. Ayan guys, so marami na namang walisin si Aling Tinay. Oh no! Ayan guys, oh, ang mga dahon ay nagkalat. So marami na namang linisin ang mga taga rito. Tuwing darating ang ganitong panahon ng taglagas guys, talagang too much ang mga dahon sa daan. Super. Ayan guys, at muli kong papasyalan itong aking park dito. Mukhang nakakalbo na ang mga puno. So hindi pa rin, halos parang hindi pa nababuhasan. Kaso nga lang isa, medyo nagdidilawa na yung mga dahon guys. Dito pala kinuha nila yung logo ng ano, ng Canada, oh. Paano masabi? Sa mga dahon nila, pag nag nalalaglag na yung mga dahon is sa pagtaglagas, yan pala yung dahon ng mga ano, mga puno nila, kaya yun ang kanilang parang naging logo. Bola lang yan. Yan guys, yan ang lugar, ang panahon dito sa bansang Poland na aming napadparan. At bibisitahin ko naman yung aking prutasan kung meron pang mga bunga guys. At medyo nabisi si paring ko to, hindi nakapanguhan ng prutas, kaya papasyalan natin. Samahan nyo naman ako guys. Yan guys, oh, Parang Kahoy. Yan si Parang Kahoy. Natuyo na nga laang. Yan guys, oh, puro kahoyan dito. So yung ibang mga puno is hindi pa nalalagas yung kanilang mga dahon. So siguro pagka mga nag-i-snow na, totally malalagas na mga dahon na yan. Ayan guys, ang matitira lang dyan na mga dahon is yung dahon ng pine tree. Pine tree lang yung natitirang may dahon dito, kasi yun lang yung matatag sa lamig guys. Ayan, puro puno pa. So pag nanlagas yung mga dahon niyan is talagang katakot-takot na walisan. Guys, oh, kung inyong makikita, open park to guys, so oh, libre workout na walang bayad. Oh. Sa Pilipinas sana mangyari din 'yan sa ating gobyerno na magkaroon ng mga free ganyan. Kailangan lang talaga disiplina sa atin, kasi karamihan pagka may ganyan ka, ang gagawin ng mga ibang walang magawa is sisirain lang, kakalakalin. Kaya sana madisiplina ng gobyerno natin ang sambayan ng Pilipino, na sa ganun ay makapagtayo man ng ganitong open park is mananatiling maayos safety. Yan guys, so yan, ng mga safety nila na mga pinagbabawal na hindi dapat. So sa sulat pa lang at nabasa nila, disiplinado na. Sana yan, all guys. Ah, ito nga pala guys yung aking dinadaan pagpupunta ako dun sa park kung saan is yung prutas libre. Yan, talagang itaninim yun para sa mga namamasyal. Yan guys, kumpleto sila ng mga paalaala. Ayan. Yan, kung paano isi-safety yung mga basura, isi-segregate. Yan, ito, gaya ng dati, ito yung aking mga dinadaanan papunta dun sa pinangunguhaan ko ng prutas. Ayan guys, sa gabi maganda yan. Isang bato na parang may bukal na tubig. Ayan guys. Ah, ito nga pala guys yung mga mushroom na nakukuha dito sa paligid. So
Ito. Hindi raw pwedeng kainin. Pero hindi raw pwedeng sirain. Hindi pwedeng kunin. Hindi pwedeng apakan at hindi pwedeng sirain o sundutin yung puno para lang sirain. Kasi kinakain sila ng mga hayop dito gaya ng ganyan na pinoproteksyonan din nila para may makain. O nga naman, may pakinabang siya para sa mga ibang nabubuhay dito. Ayan, ito naman yung mga prutas na nakukuha dito, guys. Ayan, oh, may kabuti. Ayan. Kastanyas yata, to. Ito. Mga berries. Ayan. Yung honey. Ayan, guys. Ayan yung mga ano nila dito. Nakukuha dito sa park. Ayan guys, kumpleto sila ng mga karatula ng mga sari-saring pwedeng kunin at pangalagaan dito sa park na to na kapaki-pakinabang. Kagaya nito, kala ko kung ano dati guys to. So, at saka yung yan, kala ko dati kung ano to. So, nung makakita ko guys at napalapit ako, hinabol ako, yung pala ano pala yan, bahay pala yan ng mga honey, ng mga bee. Yan guys, yan o. Oh, nahabol na naman si bee, parang kahoy ah. Yan guys, oh, yan pala yan. Kasi nung kumukuha ako ng prutas, may umano sa tenga ko. Kala ko, bakit kaya ako, abay, nakita ko lumalabas dun sa butas guys na yan o. Oh, nakita nga guys, oh, ayun yung honey, yan o. Oh, naglalabas masok sila diyan. Yan pala bahay nila. Pinag nagpo-produce pala sila ng pulot. Yan. Yan guys. Yan bali isa, dalawa, tatlo, apat. Yan natin guys kung ilan to. Ah, lima. Lima pala tong mga pinagkukunan nila ng honey dito. Ayan. Medyo niliginiginaw din yata yung mga honey kaya hindi sila lumalabas. Pero dito, ayan guys, oh, siguro may pulot na to. Ayan, oh, ayan, oh. Ito guys, oh. Ayan. Oh. Ayan, oh, may hinahakot yata sila, oh. Oh, tama nga naman guys, no. Ganito lang pala sila mag-produce ng mga honey dito sa Poland. Eh, hindi lang natin pwedeng buksan at baka magliparan eh. Mamaga ang ating uso diyan. At dumako naman tayo guys dito sa pinangunguhaan ko ng prutas kasi naubos na yung prutas ko doon. Ah, ito. Ito na lang natitira. So, naku, nahinog na oh. Yung iba kasi sinasayang lang nung iba, nakita ko tinatapon lang nung mga ano. Ayun guys, oh, nakasahid sa lupa. Ano kaya to, pwede pa. Sarap din to eh, medyo maasim nga lang na kaya lang pagka naiano mo sa asin, masarap. Masarap, parang ano nga, parang kasoy siya na matigas lang. Ayun guys. Misan kasi sinasayang lang nung iba eh. Oh, tingnan niyo guys. So ayan oh. Ang laki. Ang lalaki. Oh. Diba? Kukuha nga ako ng dalawa nito para maisaw-saw ko ulit sa asin. No! 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 Ayan guys. Kumuha tayo ng dalawa para kakainin ko pagdating dun sa bahay. Masarap din siyang isaw-saw sa asin. Yan. Lalagay muna natin sa ating may banda rito.
Tingnan natin yung puno ng grapes ditong maliit, kung mayroon pang bunga. Ayan oh, liit lang ng puno. Ayan. Tutuyo na rin yung dahon, guys oh. Ayan oh, pero ang liit lang niya. Pero tingnan mo guys oh, may bunga. Ayan oh. Diba? Hmm. Sarap. Sa bandang ilalim may bunga din eh, oh. Nahihinog na guys, oh. Nasa may bandang ilalim niya, sa may halos natatabunan na nung. Ayan, hello pa lang yung iba. Oh, 'di ba? Liit lang ng puno pero may bunga. Ito lang yung natitira sa lugar na to, yung grapes. Pero yung iba, mga as in, mga nag-yelo na yung kanilang ano, so nanlalagas na rin yung kanilang mga dahon. Yan guys, yan yung lugar kung saan ito, yung mga nakukuhang prutas dyan. Yan, yan o, basahin nyo. Tama na pukosa. Tama na pukosa. Tama ba yung pagkabasa ko guys? Tama na pukosa. Barilin kita sa mukha eh. Yan. Yan. Yan guys oh. Yan. Aronia yan. Napahirap naman basahin eh. Oh yan. Yung mga prutas guys dito na nakukuha. Ayan naman. So pagdating ng ano guys, ng summer is kahit ganyan lang yung mga puno na yan, is mamumunga yan. Ayan, ako pag namunga ito, sandamukal na dami na naman. Tiba-tiba na naman si parang kahoy nito. Yan o. Oh guys. Yan, ito na lang natira guys. Yung mga grape, may hilaw pa nga o. Abangan nyo na lang guys yung mga susunod na video ni parang kahoy. Para kung anong magiging lifestyle namin dito after sa makapag-process kami ng aming TRC, kung saan yung aming destiny. Dito medyo nililibang-libang lang yung sarili para at least ma-relax, para pagkadating ng dating sa trabaho medyo okay yung katawan natin. Kaya ito, pasyal-pasyal muna. Ito yung madalas ko lang pasyalan guys dito. Yan, yung kubo nating may ilisin na yan. Yan. Dito lang ako minsan pagka naglalakad-lakad, siyempre relax-relax. Pagka wala akong mamerienda at doon na lang nakuha ng prutas sa taniman na iyon. At doon naman ay libre naman yun. At saka dito ako nakakapag tumatawag sa Pilipinas para sa pamilya at medyo relax naman dito. Dito lang guys talaga yung tambayan ni parang kahoy. Ito so yung nakuha natin na prutas is sa ating papapakinadine. Wala eh, ito lang yung libangan ni parang kahoy. Kaya ito, yan guys oh, sa dito ako nagpapalamig eh. Yan, kahit malamig na yung panahon is talagang mas malamig din eh, at may ilisi pa. Ayan. Ay hindi lang na andar. No, sige guys, saan man kayo naroroon, ingat-ingat na lang. At sana ay patuloy niyo suportahan ang channel ni Parang Kahoy. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Basta lagi niyo tatandaan, Jesus loves you. Bye-bye.